guys, welcome back sa aking channel. And ang video natin today is a haul video and ano to, mga plants, plant haul video. So pasensya na kayo kung medyo hindi maganda yung lighting ko kasi nandito lang ako sa labas ng bahay kasi gusto ko i-background yung mga plants ko. Sana naririnig nyo ako, medyo maingay lang ng konti kasi nga nandito ako sa labas. Saan ko mag-haul ng plants at konti lang yung i-haul ko ngayon kasi gabi na kami nakaalis. Kanina galing kami sa Los Baños. Marami na bilihan ng plants pero hindi ko napuntahan yung mga mismong bilihan ng plants. Meron lang akong nakita sa Facebook Marketplace tapos yun, nasa tabi lang siya ng highway. So yun na lang yung pinuntahan ko kasi gusto kong mag-start ulit mag-collect ng cactus and succulents. Actually, before pa talaga, cactus ang kinukollect ko. Cactus and succulents. Pero nag-stop ako since yung mga succulents na nabili ko before is namatay sila. Pero yung mga cactus, okay pa sila lahat. Nasa akin pa sila. May mga cactus ako dito na mga 3 years na sa akin. So yun, okay pa naman. At marami na silang naibigay sa akin ng mga baby cactus. So yun. Anyway, doon na tayo sa whole video. And konti lang to. Kasi isang bilihan lang yung napuntahan ko. Kasi nga, gabi na kami nakaalis. So, eto siya. Yan. Hindi lahat to cactus. Hindi lahat cactus and succulents to. Wait lang, may chat sinanay. Hindi lahat ng nabili ko cactus or succulents. Actually, wala akong nabiling cactus yata. Puro succulents pa ito. Kasi nga, medyo marami na akong cactus. So, start na ulit ako sa succulents. Baka sakaling mabuhay na kasi nga yung iba kong succulents dati na binili namatay. Siguro mga nakalimang succulents na ako. So ngayon tatry ko ulit. At start na tayo sa haul. Ang haba ng umpisa ng video na to, wala pa rin yung haul. So eto na. Game. Start na tayo. Ang una kong nabili is ito. Actually, meron ako nito. Pero hindi variegated. Yan. Oregano. Diba? Ngayon ko lang, hindi naman ngayon, siguro mga this month or last month. Basta this year ko lang nalaman na meron palang variegated na oregano. Ito meron talaga kami lagi nitong tanim kasi nga, sobrang effective nito pang tanggal ng ubo, lalo kay Chase. Sa akin din naman, pero si Chase, pag inuubo siya, pag nagsistart na siya magkaubo, tapos pinainom ko siya ng oregano, hindi tumatagal yung ubo niya, nawawala din kaagad. Kaya ayan, tapos nung nalaman ko na may variegated, ayan, bumili ako. Ang ganda oh. Pero ewan ko kung ipapainom ko sa kanya. Hindi ko siguro ito pipitasin. Ang ganda lang, nagandahan lang ako. Tsaka mura ko lang ito nakuha. Ayan. Tatlo yung kinuha ko kasi medyo maalikabok lang. Ayan, maalikabok siya. 3 for 100 lang to. So tatlo yung, kumuha na ako ng tatlo, diba? 3 for 100, variegated oregano. Yan. Diba? Ang ganda. Meron palang variegated na oregano. So, ayan. Ang una kong nabili. Isang seller lang pinagbilihan ko nito. Sa Facebook Marketplace ko lang nakita yung post niya. Tapos, konti lang din yung ano niya, yung tinda niya doon. Kaya, konti lang din yung nabili ko. Naghahanap ako ng mga Korean succulents. Kasi nga. So, ito yung next. Ay. Natatapon sa akin. Rose cabbage yata to. Yan. Ito naman. 50 pesos. Ang una niyang price dito is 80 pesos. Kaso nung naganap ako ng mga tig 50, sabi niya sige 50 na lang daw. Ayan, dapat nga dalawa na binili ko eh. Kaso natatakot nga ako kasi baka mapatay ko na naman. So ayan siya, rose cabbage for 50 pesos. And then, ito, medyo mahal. Medyo mataas ang presyo nito. Hindi ko natandaan kung anong pangalan sinabi niya dito. Midnight? Black Prince. Basta dark. Dark yung pangalan niya. Yan. Hindi ko sure. Kung alam nyo to, kung alam nyo yung tawag dito sa succulent na to, comment down below. As if may magko-comment. Yan. Hindi ko siya alam kung ito ba yung Black Prince or iba to. Pero yan siya. Yan. So, 100 pesos pala bilig dito. 100 pesos. Yan. Maganda naman siya. Although hindi siya mukhang super healthy. Konti lang kasi yung tindahan niya, tsaka nag-iisa lang to. Meron pa nga ako isang nagustuhan doon na Sansevieria na maliit lang. Ang cute. Kaso 120, eh, maliit siya. Parang
hindi ko siya kaya bilhin ng 120. So, ayun lang, guys. Tapos na. Bilis, diba? Pero hindi, meron pa. Ito naman. Tagal ko nang gustong bilhin to. Lagi namin itong natadaanan yung bilihan nito. Tapos hindi kami lagi nakakatigil kasi nalilimutan ko. Pag nandun na kami sa mismong tapat niya, saka ko lang naaalala siya. Eh, ang hirap tumigil doon kasi maraming sasakyan. And ano, marami lagi nakapark na sasakyan doon. Kaya, eh, mabuti na lang ngayon. Siguro dahil gabi na rin, wala na masyado nakapark. So, yun, nakapagpark kami doon at nakabili ako. And sobrang namurahan ako sa kanya kasi hindi ko na-expect. Feeling ko kasi mahal yung mga ganito. Ito siya. Ano magwalay? Yan, ito siya. Hindi ko alam kung ito yung buri basket ba to or ratan. Hindi ko hindi siya ratan eh. Siguro ito nga yung buri. Eh, ay, naano siya oh. Natuklap ko kasi ayaw maghiwalay. Pero okay lang eh. Ayan siya, dalawa yung binili ko. Ano to, 50 pesos each. O, diba, ang mura lang. Actually, may nakalagay sa kanyang sticker na price, 60 pesos. Pero sabi ng seller, 50 pesos each na lang daw. So, dalawa lang yung binili ko kasi hindi ko pa alam kung saan ko gagamitin to. Pero, matagal ko nang gusto bumili nito nung naglalagay pa ako ng halaman sa loob ng bahay. Eh ngayon, nasa labas na lahat ng halaman ko. So, di ko alam. Baka siguro pag nakalipat na kami ng bahay, magamit ko to sa loob ng bahay. Kaya bumili na rin ako kasi minsan lang naman kami makadaan doon or makatigil doon. Kasi nga, lagi ang dami sasakyan doon. So, yan, 50 pesos each. So, 100 pesos to. And then, meron pa. Ito naman, maliliit. 3 for 100 naman to. So, iba-ibang size niya. Yan, para siyang tatlong magkakasunod na size. Yan. 3 for 100. O, diba ang mura? Pero meron siyang sticker na ano, 40 pesos. Pero 3 for 100 daw. So, push. Yan. Ito, baka pwedeng magamit ko ito ngayon sa ano. Sa iba kong halaman. Pero kasi, ang goal ko is lahat ng pots na gagamitin ko sa mga collection ko is white pots. So, either i-barter ko to or i-benta ko din or pag nakalipat na kami, saka ko gagamitin. Hindi ko rin alam. Bahala na. Pero gusto ko lang talagang bumili nito. Kasi ang ganda niya tignan pag lalo pag may laman na siyang halaman. Try natin. Ano bang maganda? Ito. Try natin dito sa malaki. Ang kasya ba ito dito sa maliit? Hindi. Ito na lang burl marks. Feeling ko kasya siya dito sa ano. Ay! Yan, yung mic ko nasa earphone. Feeling ko kasya siya dito. Ay, hindi. Joke eh. Dito na lang. Ganda niya kasi tignan. Masyadong maliin. Wag to. Balik natin. Balik natin si Adan Sunny ay ito, burl marks. O, diba? Ang ganda niya tignan. Medyo may sira lang. Iikot natin siya. Yan. O, diba? Ang ganda. Ang ganda niya tignan. Lalo pag sa loob ng bahay siya nakalagay. Tapos, against white na wall. Ang ganda niya lalo. Mas maganda kung mas malaki yung plant. Pero, ayan. Example lang. Ayun, guys. So, ayun nga. 3 for 100 and then 50 pesos each. So, ayun. Ayun lang yung may papakita ko sa inyo ngayon. Gusto ko pa nga sanang bumili. Kaso, gabi na kasi. Tsaka hindi ako talaga nakahanap nung yung parang garden shop. Kanina, kasi nga, sa Los Baños lang kami and wala akong masyadong alam sa Los Baños na garden shop. So, yun. So, ayun lang guys ang ating haul video for today. Plant haul video. Sana may susunod pa to. Anyway, meron akong kachat pala sa FB Messenger na nagtitinda din siya ng mga
cactus and succulents, and bala ko umorder sa kanya. Pag bukas, nakapunta ako, kami, wala. Pag nakapunta kami bukas, yun. Baka mag-haul video ulit ako. So, that's it, guys. Actually, nagsisisi ako kasi ang dami kong mga plants dyan na from barter and mga plant shopping ko sa mga garden shop na hindi ko naisip i-haul. So, sayang, di sana marami sana ako ina-upload. But anyway, guys, yun lang ang ating mini plant haul video for today. And I hope you enjoyed this video. And kung meron kayong mga tanong, kung gusto nyo malaman kasi ako bumibili ng mga murang halaman kasi like this one, yung burl marks ko. Although, 3 leaves lang siya nung nabili ko siya. Nabili ko lang siya ng 150 pesos. So, sobrang mura, diba? Yung mga burl marks ngayon sa online na nakikita ko, pinakamura kong nakita ang burl marks is 200 pesos yata or 250, mga ganun price range. Pero yan, 150 lang siya. Tapos, 4 leaves ba to? And 3 leaves lang siya. Tapos, may tumubo na siya isang bagong leaves. So, ayan, ang bilis. So, ayun. Kung gusto nyo malaman kung saan ako bumibili ng mga murang plants, na comment nyo lang down below. And, tatry kong i-video kung saan ako bumibili. At kung magkano yung mga halaman doon. Yung mga price range nila. So, anyway, guys, yun lang for this video. I hope you enjoyed. Kahit konti lang yung napakita kong mga plants today na na-haul ko. And, yeah. Sana na-enjoy na. Again, please, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please do subscribe. Click nyo yung bell button para ma-notify kayo pag meron akong bagong videos. So, ayun lang, guys. Thank you so much for watching. And I hope to see you again on my next video.